Totoo ba ang konsepto ng soulmate? Naniniwala ka ba na may taong itinakda ang langit para sa iyo? Isang tao na hahanapin mo dahil kayo ang magkapalad. Tao na magdudulot sa iyo ng hindi maipaliwanag na kagalakan sa mahabang panahon. Ngunit sa kabilang banda ay sasamahan mo pa rin sa masasakit na yugto na pwede mong maranasan sa iyong buhay. Hindi ba napakaganda kung mayroon ngang ganitong tao? Ngayon, dito sa ating video, tatalakayin ko ang isang anime na kayang mangusap sa iyong puso. Isang anime na may pambihirang ganda. Isang anime na may kwento tungkol sa hiwaga ng pag-ibig. Mga hutoy mga kaibigan, samahan niyo po ako sandali at pag-usapan natin ang isa sa pinakamatagumpay na Japanese film sa kasaysayan. Walang iba kundi ang Your Name. Ang pelikulang Your Name ay ginawa sa pangunguna ng isa sa pinakapinagpipitaga ng direktor sa kasalukuyan. Walang iba kundi si Shinkai Makoto. Ipinalabas ito sa sinehan sa Japan noong August 2016. Umani ito ng magagandang review mula sa mga kritiko sa iba't ibang panig ng daigdig. Patuloy din ang pagtatagumpay nito sa takilya at sa kasalukuyan ay pangalawa ito sa mga Japanese film na nagtala ng pinakamalalaking revenue sales. Marami rin itong nahakot na parangal at napasama pa nga bilang contender sa Best Animation category ng Academy Awards. December 2016 nang matunghaya naman ito dito sa ating bansa at nakaraan taon lamang 2018 ay nagkaroon ito ng Tagalized version na sumahimpapawid sa ABS-CBN. Ang kwento ng pelikula na to ay tungkol sa dalawang high school student na nasa magkaibang estado ng pamumuhay. Si Miyami Zumitsuha ay isang babae na laki sa mga kanayunan ng Japan habang si Taki Tachibana ay nakatira sa Metropolitan Tokyo. Isang araw si Mitsuha ay nagising sa isang hindi pamilyar na kwarto at napagtanto niya na siya ay nasa katawan ni Taki. Sa kabilang banda si Taki ay napunta naman sa katawan ni Mitsuha. Noong simula ay medyo nakakatawa pa especially kapag nagkakapalit sila, sobrang awkward lalo pag tinitingnan nila ang katawan ng isa't isa. Pero habang nagpo-progress yung storya, nawawala na yung tanong kung bakit sila nagkakapalit ng katawan. Rather, ano ang problemang tatama sa kanila kaya sila nagpapalit ng katawan? Mayroon nga kasing malaking trahedya na kailangan nilang maiwasan na ikapapahamak ng maraming tao. So yan basically ang premise ng storya. Alam ko na maraming flaws ang narration pero hindi mo yan papansinin kasi hindi yon ang focus o point na gustong iparating sa manonood. The Your Name movie is not mind games. Rather, it is designed to win hearts. Kapag naluha ka sa panonood ng pelikula na to, nagets mo ang gravity ng situation na ang taas ng chance na magkakahiwalay yung dalawang taong nagmamahalan at tayo bilang audience ayaw natin na mangyari yon, 'di ba? Kaya napaka-emotional talaga ng pelikula na to. Pagdating naman sa characters, ang nag-design nito ay yung team behind Anohana. Makikita mo talaga yung resemblance. Sobrang nagustuhan ko rin dito ang character ni Mitsuha. Siguro dahil na rin sa performance ng kanyang voice actress na si Monek Kamishiraishi. Crush ko yan! Mahirap ang ginagawa niya kasi kung tutuusin, dalawang role lang pine-perform niya, di ba? Ganon din si Ryunosuke Kamiki na nagboses kay Taki, napakagaling din. Kung balak nyo naman itry yung Tagalog version, okay pa rin naman yung kinalabasan ng mga boses. Hindi cringy ang ginawang Filipino dubs ng ABS-CBN, kaya kudos sa kanila. Isa pang bagay tungkol sa mga characters ay madaling makisimpatya emotionally kina Taki at Mitsuha. Gawa na rin na naipaintindi sa atin nung umpisa pa lang kung anong klase silang mga tao. Ano ang environment nila? Sino ang kanilang mga kaibigan, paano sila mai-inlove, character-driven kasi ang storya na to.
Ang mga tauhan sa Your Name, mas binigyan nila ng atensyon ang pagresolba sa mga nakaambang na trahedya kaysa ipaliwanag ang misteryo na nangyayari. Kaya puso, pagaganahin mo pag pinunood mo to. Ngayon, pagdating naman sa animation, ito na ang malinaw na example kung ano ang pinagkaiba ng isang weekly regular anime kumpara sa isang anime na talagang pinagkagastusan. Dito mo makikita ang galing ng isang Makoto Shinkai, kung papaano niya i-illustrate ang isang frame, papaano ang proper lighting, pati ang kakaibang attention to detail, ang gaganda ng mga background na ginagamit niya. Tapos yung mga totoong lugar, pinapaganda niya ng gusto. Tignan niyo to. Ito yung normal, pero sa version ni Shinkai, parang buhay na buhay, di ba? Ang lamig sa mata. Mahahalata mo talaga na pinaghirapang gawin. Tingin ko nga sa sobrang ganda, pwede mo tong ipaprint. Tapos isabit nyo sa dingding nyo sa bahay bilang dekorasyon. Palagay ko, hindi awkward eh. Isa pa sa tingin ko na nagdala ng pelikula na to, walang iba kundi ang original soundtrack na hatid ng bandang Radwimps. Hindi ko ma-imagine ang Your Name kung wala sila. Matindi ang hype na nagawa ng kantang Zen Zen Zens. Very positive ang intensity ng kanta na yan. Hindi rin siguro ako maiiyak sa pagbubukas ng palad ni Mitsuha kung hindi tutugtog ang kantang Sparkle. Bukod pa ron, nakadagdag din siya sa dramatic entrance nung kometa sa atmosphere. Lalo na sa ending sequence ng pelikula kung saan nandun sila sa tren tapos papunta na sila doon sa hagdan. Hindi siguro magiging dramatic yon kung hindi tutugtog yung Nandemonaya. This would be an entirely different film kung wala ang Radwimps. Walang dating ang Your Name kung wala ang mga awitin nila. Conclusion, maganda ba ang pelikulang Your Name? Kung sasabihin kong maganda lang, understatement yun. Sobrang ganda nito, mga utoy. Mas ma-appreciate mo ang panonood nito sa sinehan. Actually, dalawang beses ko to pinanood sa sine para maintindihan ko lang ng lubos ang storya. At sa dalawang pagkakataon na lumabas ako sa sinehan, ay may kakaibang satisfaction akong naramdaman. Makoto Shinkai really pulled something great. Bago to, kilala kasi siya sa paggawa ng mga seryosong pelikula. Madalas sobrang lalim ng tinatalakay niya gaya sa 5 cm per second. Saka Children Who Chase Lost Voices. Seryoso mga pelikula na yan, pero dito lumabas ang humor niya. Saka hindi na siya ganong kalalim at depressing. Full entertainer mode na talaga si Shinkai. Masasabi ko na plus points din ang pag-commission niya sa bandang Radwimps. Basang-basa niya talaga kung anong klaseng mga audience ang kukonsumo ng pelikula niya eh. Akmang-akma sa makabagong panahon ang approach niya. Ibang klase talaga siya mag-isip. Walang perpektong anime, pero we can say that this anime is generally great, hands down. Ang pelikulang Your Name ay masasabi rin natin na isang spiritual experience in some sense, because it rides on the theme of finding your true love. At pag natagpuan mo na siya, you will experience hurt like you've never been hurt before. But at the same time, we would achieve true happiness. At ito yung paulit-ulit nating hinahabol sa buhay natin. Wala ngang makakapagpaliwanag kung bakit tayo nai-inlove. Kung saan-saan tayo tumitingin, matagpuan lang natin siya. Minsan naniniwala tayo na may pulang PC na nakatali sa hinliliit natin na konektado sa taong yon. We are all romantic people. We all search for romance. Only God knows why, but that's how I see love. It is a mystery. It is a spiritual experience. And the movie Your Name is a reminder of that. That somewhere, under the same sky, we will find our true love as we are all star-crossed lovers. Ngayon, punta naman tayo sa theory ko. Kung hindi nyo pa napapanood ang Your Name, mabuti pa na itigil nyo ang panonood sa video na to.
papangit ang experience nyo kasi hindi nga kayo nakapanood sa pinakamagandang experience, which is sa sine. Ang masama pa nun, mai-spoil ko pa kayo, kaya magbibigay ako ng 3 seconds bago kayo tumuloy. So ano, game na tayo? Eto na yon, ha, mga utoy, spoiler na to. Dati, satisfied ako sa ending ng Your Name. Walang problema. Kumbaga, open ending naman eh. Kaya nga lang, napanood ko yung Weathering With You and some of that movie's details bothered me a lot. Ang Garden of Words, Your Name at Weathering With You ay nagaganap sa isang universe. Sa pelikulang Your Name, may dalawang problema. Una na nga doon ay yung kometang babagsak. At pangalawa, kung bakit sila nagpapalit ng katawan. Walang naging sagot sa pangalawang problema. Sa ending nga, di ba, ramdam nila Taki at Mitsuha, nakilala nila ang isa't isa, pero quote-unquote, wala silang naaalala. They have forgotten each other's name. So ang love story nila hindi pa tapos. May foreshadowing sa pelikulang Weathering With You na ang angkan nila Taki may connect sa mga celestial beings. Kung ano yon, hindi fully sinabi. Ang sigurado ko lang sa ngayon, hindi pa tapos ang kwento ng Your Name. Nabubuhay sila sa isang mundo na puno ng mga supernatural na pangyayari. Eto, tanong ko sa inyo. Sinabi ba sa pelikula na tapos na ang kababalaghan na pupwedeng mangyari kay Taki at Mitsuha? For a brief period, tumigil ang pagpapalit nila ng katawan. Pero noong uminom si Taki ng rice wine offering, na-trigger na naman yung phenomenon. Ito pa isa, hindi ba yung tatay ni Mitsuha na mayor na halata niya at one point na hindi si Mitsuha yung kaharap niya? Tapos, kinat na doon sa part na yon. Hindi na natin alam kung ano ang pinag-usapan nila ni Taki, basta may alam yung tatay ni Mitsuha, period. Hindi na explore masyado ang background ng pamilya ni Mitsuha, kaya feeling ko mataas ang chance na may part 2. Siguro ko naman sa part 2, ipapaliwanag na kung ano ba talaga ang koneksyon ni Mitsuha at Taki. Mayroong powers behind kay Taki kasi hindi ako naniniwala na by chance si Taki ang nagiging kapalitan ni Mitsuha. Dapat may matino silang paliwanag at rason tungkol doon. At higit sa lahat, hindi ba napakakonti ng interaction ng dalawang bida? Dalawang beses lang sila sa pelikula nag-usap ng face-to-face. Una doon sa may crater nung tinitignan nila yung Twilight. Pangalawa doon sa ending na talaga. Parehas pang napaka-iksi nung usapan nila. Ano ba naman yun? Dapat makita natin silang mag-date o mag-kiss man lang. Ano, tama ba yon? Kaya may utang si Shinkai sa atin. We deserve a part 2 of this movie. So yan mga utoy, kung nagustuhan nyo ang video na to, share the happiness, share this video. Inaanyayahan ko rin po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit the bell icon para ma-notify sa paglabas ng mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts para hindi kayo mahuli sa mga latest developments. At huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ating mga platforms dahil binabasa ko po lahat yan. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli!